Good morning. Ngayon pala ay naisipan kong gumawa ng samosa. Ayan. Magigisa lamang ako ng bawang, sibuyas. Depende na kung gaano karamo yung ilalagay ninyo. Kapag medyo nag-dark brown na yung garlic or yung bawang, pwede na natin ilagay yung kalahating kilong giniling na baka. Pwede siyang gamitan ng kahit anong meat tulad ng manok or baboy. Pwede naman siyang gamitan ng kahit anong meat tulad ng manok or baboy. Depende na yan sa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Lagay lamang ako ng 1 teaspoon pepper or yung durog na paminta at 1 teaspoon na asin. Tapos yan ay lalagyan ko ng 1 teaspoon garam masala at 1 teaspoon cumin powder. Ko lang siya ng cilantro leaves para may konting kulay. Pwede nyo rin lagyan ng spring onion or pwede rin mint leaves or oregano leaves. Depende sa inyo. Pagkatapos niya, igagawa nga pala tayo ng samosa wrapper. Gagamit lamang ako ng 2 cups ng all-purpose flour. Yan ang konting asin. Hahalu-haluin ko lang yan. Lagay lamang ako ng 2 tablespoon ng oil. At maglalagay nga pala ako ng isang tasang tubig. Bali, inunti-unti ko lamang yung paglagay ng tubig para matansya ko. Okay na yung dough natin. Kukover ko lang siya ng 10 minutes. At pagkatapos ng 10 minuto, pwede na natin siyang hati-hatiin. Gamit lamang ako ng rolling pin para ma-flat ko yung dough. Kapag niro-roll natin siya, ganito yung magiging shape niya. Papahiran ko lamang ng konting mantika at saka bubudburan ko ng konting flour para mamaya hindi siya magdikit-dikit. Nating maroll lahat ng dough. Ayan, pagpapatong-patungin lamang natin siya. Make sure lang na bawat isa ay nalagyan natin o na-brush natin ng oil at nabudburan natin ng konting flour para hindi siya magdikit-dikit pag ni-roll na. Iro-roll ko lang yan hanggang sa maging flat na yung dough. Kailangan maging sobrang nipis siya para mamaya ay madali siyang maluto at madaling mapaghiwalay. Ganito yung magiging itsura niya. Hindi siya sobrang nipis, hindi din sobrang kapal. Pag mainit na yung pan, pwede nang ilagay yung samosa wrapper. Sure lamang na mainit yung pan bago ilagay yung wrapper para hindi siya dumikit dun sa pan. Babaligtarin ko lamang siya every 30 seconds para parehong luto yung both sides. Alamin nyo kapag ready na ang ating samosa wrapper kapag ganito na yung itsura niya. Paghihiwa-hiwalayin ko lamang yan ng dahan-dahan. Make sure na hindi siya mapupunit. Gagamit lamang ako ng plato para panukat para mamaya pare-pareho ng sukat ang aking samosa wrapper. Ihati ko lamang siya sa 4 na portion.
Hindi naman siya sobrang laki, hindi naman siya sobrang liit. Tama lamang siya para sa aking mini samosa. Haluin ko lamang ang konting tubig at konting harina para ito yung magiging glue ng aking samosa later. Lamang ako mag-fold ng samosa. Silving glue ng aking samosa wrapper para mamaya pag nilagay ko na yung fillings, hindi siya bubuka. Lang na lahat ng edges ng inyong samosa ay nakasealed para mamaya kapag pinrito ay hindi siya sasabog or hindi maghihiwa-hiwala yung filling. Guys, ito na yung outcome ng ating samosa. Bali, nakagawa nga pala ako ng 28 pieces. Ayan, ipa-fry na natin siya. Medyo maliliit yung gawa ko. Bite size lang siya. Pambaon lang siya ng anak ko sa school at pang merienda. Sobrang sarap niya at sobrang crunchy nung wrapper. Lamang guys, and thank you for watching.